Sa panahon ngayon na napakarami ng pumanaw dahil sa sakit na COVID, paano mo inihahanda ang sarili sakaling tawagin ka ng Panginoon mula sa buhay na ito? Mapagpalang araw ng Martes, Kapanalig, ikalawa ngayon ng Nobyembre. Inaalala natin sa panalangin ang lahat ng pumanaw na Kristiyano, lalo na mga kaluluwa sa purgatorio. Nagpapaalala ito sa katotohanan na pansamantala lamang ang buhay natin dito sa mundo. Hindi ito ang tunay nating tahanan. Lahat iiwan natin sa sandali ng kamatayan. At ang tanging madadala natin sa harap ng Diyos ay ang mga kabutihang nagawa natin habang tayo namubuhay. Ang pagmamahal natin sa Diyos na dumaloy sa ating pagmamahal sa kapwa. Kaya't samantalahin natin ang bawat sandaling pinapahiram ng Diyos upang mabuhay sa pagmamahal, gumawa ng mabuti, at tumulong sa abot ng ating makakaya, lalo na sa mga kapatid nating labis na naapektuhan ng pandemya. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang samahan kami sa panginilay ng mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagaan, "Pagdating ng anak ng tao sa kanyang kaluwalhatian, kasama ang lahat niyang mga anghel, uupo siya sa maluwalhati niyang trono, dadalhin sa harap niya ang lahat ng bansa, at parang isang pastol na inihihiwalay niya ang mga tupa sa mga kambing. Gayon din niya paghihiwalayin ang mga tao. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan niya, at ang mga kambing sa kaliwa. Sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, 'Ali kayo, pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa simula ng daigdig. Sapagkat nagugutom ako at inyong pinakain, nauuhaw ako at inyong pinainom. Nang may sakit ako, binisita ninyo ako. Nang ako'y nasa bilangguan, dinalaw ninyo ako.'" At itatanong sa kanya ng mabubuti, "Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain, nauuhaw at pinainom? Kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at nilapitan?" Sasagutin sila ng hari, "Talagang sinasabi ko sa inyo, ano man ang gawin ninyo sa isa sa maliliit na ito na mga kapatid ko, sa akin ninyo ginawa." Pagkatapos, ay sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa niya, "Mga isinumpa, lumayas kayo sa harap ko. Sabagkat nagutom ako at di nyo ko binigyan ng makakain. May sakit at nasa bilangguan at di nyo binisita." Kaya itatanong din nila, "Panginoon, kailan ka namin nakita ang nagugutom at di namin pinaglingkuran?" Sasagutin sila ng hari, "Talagang sinasabi ko sa inyo, anuman ang hindi ninyo ginawa sa isa sa maliliit na ito, hindi nyo ginawa sa akin." At pupunta ang mga ito sa walang hanggang parusa, ngunit sa walang hanggang buhay naman ang mga makatarungan. Ginugunita natin ngayon ang araw ng mga kaluluwa. Bagamat kaugnay nito ang pagdiriwang ng undas o araw ng lahat ng mga santo o mas kilala bilang Todos los Santos, madalas mayroon tayong pagkalito hinggil sa dalawang araw na ito. Kung kaya't mas dumadalaw tayo sa sementeryo sa unang araw ng Nobyembre kaysa sa ikalawang araw. Ano ba ang kanilang pagkakatulad? Ano ang kanilang pagkakaiba? Magkatulad sila dahil pareho nilang ginugunita ang mga taong pumanaw na, mga taong yumaon na. Magkaiba naman sila dahil inaalala natin sa undas yung mga taong pumanaw na nasa langit na, silang mga namamayapa na sa piling ng Diyos sa langit. Tinatawag natin silang mga santo o mga banal. Sa kabilang banda, inaalala natin sa araw ng mga kaluluwa yung mga taong pumanaw na nasa purgatorio pa. Sila ang mga taong sumakabilang buhay sa grasya ng Diyos pero nangangailangan pa ng iba yung pagpapadalisay o paglilinis upang sa wakas ay makapasok rin sa tahanan ng Ama. Matutulungan natin sila sa pamamagitan ng ating panalangin at pag-alala. Sa pag-asang balang araw,
ay magkakasama-sama tayong lahat sa langit, kapiling ng Diyos. Doon ay wala ng pagdurusa at kamatayan. Hindi na tayo mawawalay kailanman sa isa't isa, kundi magiging isang malaking pamilya, isang komunidad ng walang hanggang pag-ibig. Doon tayo lahat hahantong, kung dito pa lamang sa lupa, ay mamahalin na natin ang bawat isa. Tulad nga ng sinabi sa mabuting balita natin sa araw na ito, mula kay San Mateo. Anuman ang gawin natin sa ating kapwa dito sa daigdig, lalo na sa mga aba, ay siyang ginawa na rin natin sa Diyos. At ito'y bubukal hanggang sa buhay na walang hanggan. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. Asan niyo pong lahat na nagme-message sa amin para sa iba't ibang kahilingan, sa mga nagdarasal at nagpapadala ng tulong pinansyal para sa pagtaguyod ng misyon na ito. Asahan po ninyo na pinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, ang buhay natin sa mundo'y pansamantala lamang. Gamitin sa tama at mabuti upang ang Diyos makapurihan. At ang ating makamit ang buhay na walang hanggan. Lord Jesus Christ, King of glory, through the intercession of Mary and all the saints, free the souls of the faithful departed from the punishments of purgatory. And through the intercession of Saint Michael, standard bearer of the heavenly army, guide them to the holy light promised to Abraham and to his descendants. I offer you, Lord, sacrifices and prayers of praise. Accept them for these souls and admit them to eternal joy. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen.